Hello mga kamigilize! So ngayon naman, pag-uusapan natin yung iba't ibang shape ng mukha at kung anong haircut ang babagay doon sa mga ganong shape. Kasi, napapansin nyo ba, pag maganda yung haircut ninyo at tama yung pagkakagupit, marami sa yung babati na, uy, ang ganda naman, ang bagay sa'yo. So, sa video na to, iiwasan natin yung hindi compatible na shape ng mukha at na shape ng haircut. So sana marami kayong matutunan sa video na to. So please, please, huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-share po ninyo ang video na ito. Okay? Game! Sa inyong kalaman, meron tayong anim na face shapes. Una is yung diamond. Ang diamond po is maliit na forehead. Dahan-dahan siyang lumalaki pagdating dito sa cheekbone. And then dahan-dahan siyang lumiliit papunta po dito sa jawline hanggang punta po sa chin area po natin. So yun po ang example ng diamond. Pangalawa naman po is yung round shape. Sa round shape naman, ito yung very smooth lang yung facial shape. So, wala po itong protruding or walang receding. Wala po yung mga masyadong naka-stick out or masyadong naka-lubog. Pangatlo po ay square shape. Sa square shape naman po, halos pantay po ang forehead, left forehead, right forehead, papunta po sa dito sa jawline. So, kung mapapansin ninyo, halos pantay po yan. Yung po yung nagkakaroon ng illusion na square po yung mukha. Pang-apat po is yung oblong shape. Sa oblong shape naman po, kung mapapansin ninyo, is halos round dito sa forehead, dito sa hanggang dito sa cheek area, and then dahan-dahan po, nagiging mas manipis na round siya papunta dito sa jawline hanggang sa chin. Medyo may kahabaan po ang ganitong klase ng facial shape. Panglima naman po is yung heart shape. So, sa shape po na ito, kung mapapansin ninyo, mas wider po itong part na forehead compared dito sa cheekbone area. So, a little wider dito sa forehead, and then dahan-dahan po siyang mas nagiging pointy papunta po dito sa jawline hanggang dito po sa chin area natin. So, basically, mas malapad po ang forehead kesa dito sa jawline when it comes to heart shape po. At ang pang-anim naman po ay yung oval shape. So sa shape po na ito, ayon po sa pag-aaral, ito po yung shape na pinaka-desirable sa lahat. Kasi sa shape po na ito, very smooth, walang masyadong pointy, walang masyadong matulis, walang masyadong nakalubog na shape. Halos very proportion po ang shape sa mga oval shape po. So ayun po, nabanggit ko sa inyo yung anim na face shape. Ngayon po, bibigyan ko kayo ng time para kumuha po kayo ng salamin or humarap kayo sa salamin. And then, tingnan po ninyo yung inyong mga mukha. Ngayon, imagine ninyo kung anong klaseng face shape meron kayo. Kasi po, sa mga susunod na video na gagawin natin, is isasabihin natin kung ano yung mga tamang haircut para at least po meron tayong idea kung ano yung ipapahaircut natin sa susunod. So kung napansin niyo dun sa mga pinaliwanag ko na face shape, meron tayong at least tatlong guide. So tatandaan lang po natin is itong forehead, itong ating cheekbone, at saka itong ating jawline. So dyan sa jawline, kasama na rin dyan yung chin. So yung tatlong parts na yan, yun yung magiging guide natin na pag tumingin tayo sa isang mukha ng tao, kakaroon tayo ng illusion na parang nagdo-drawing tayo sa isip natin kung ano yung shape nung tinitingnan natin. So, kailangan ipapractice natin. Okay, so ngayon naman, magbibigay tayo ng mga example kung sino-sinong mga celebrity ang merong iba't ibang klase ng face shape. So, una, diamond shape is si Arcy Muñoz. So, kung mapapansin ninyo sa picture ni Arcy Muñoz, yung kanyang forehead is mas maliit kesa sa kanyang jawline. So kung mapapansin nyo, ganyan ang kanyang shape. And then dahan-dahan siyang numinipis o lumiliit papunta dito sa jawline hanggang sa chin. So napansin nyo,
nagpo-form siya ng diamond shape. Pangalawa po is yung ating heart shape. So, ang example naman ng heart shape is si Miss Kim Chu. So, kung mapapansin niyo sa picture ni Kim Chu, is meron siyang shape talaga dito na ng heart. And then, kung mapapansin niyo din, mas wider ng konti yung kanyang forehead compared dito sa kanyang cheekbone. So, nagpo-form siya ng heart shape. And then, napapansin niyo dahan-dahan siyang lumiliit or numinipis papunta po dito sa kanyang chin area. Pangatlo naman po is yung ating round shape. So, ang example po nito is si Miss Marian Rivera. So, kung mapapansin niyo sa picture ni Miss Marian Rivera, very smooth yung pagiging round shape ng kanyang face. Wala masyadong naka-point or wala rin masyadong nakalabas or nakalubog na area. So, very smooth po na round shape yung kanyang mukha. Pang-apat naman is yung ating square shape. So, ang example naman ito is si Miss Ivana Alawi. So, kung mapapansin niyo dito sa picture ni Miss Ivana, halos pantay yung kaliwa at kanan. Yung height ng forehead niya at saka jawline niya is halos pantay. So, kung mapapansin niyo lang, meron lang a little point dito sa bandang chin area niya, pero more or less, nasa square shape siya. Panglima naman is yung ating oblong shape. Ang example naman ito is si Mark Heras. So, napapansin niyo sa picture ni Mark Heras, merong kahabaan ng konti yung kanyang mukha. Kung napapansin niyo dito sa forehead, papunta dito sa cheekbone, is round siya and then dahan-dahan siyang lumiliit na round shape dito sa jawline papunta sa chin area niya. So, ang guide lang natin dito is medyo pahaba siya ng konti. Pang-anim naman natin is yung ating oval shape. Ang example naman nito is si Miss Catherine Bernardo. Kung mapapansin niyo sa picture ni Miss Catherine Bernardo, very smooth yung kanyang facial shape. Walang masyadong mahaba, walang masyadong protruding or receding, yung mga nakalabas or nakalubog. Very smooth lang talaga yung kanyang facial shape. Ito po ang example ng oval shape. Idadagdag ko lang dun sa mga pinaliwanag ko kanila, yung mga binigay kong example kanina. Tatandaan po natin na pag tumingin tayo ng facial shape, wala naman 100% accurate. Wala ring 100% tama. Ang purpose lang po nito is magkaroon tayo at more or less na idea kung ano yung shape ng mukha na tinitingnan natin. Marami kasing dapat i-consider, kagaya ng editing, makeup, at saka lighting. So, hindi mo talaga 100% masasabi. Pero at least, may idea tayo. Yun po ang mahalaga. Ngayon, alam na natin kung ano-ano yung anim na face shape. Alam na rin natin kung sino-sino yung mga celebrity na merong ganitong klaseng facial shape. Ngayon, ang ating challenge is ano ba ang mga haircut na babagay sa mga ganitong klaseng shape ng mukha. Okay, so una, yung ating oval shape. So sa oval shape, since ito yung pinakamagandang shape sa lahat, and ayon na rin sa mga pag-aaral, na mga dalubhasa at sa mga experiment na ginawa nila, ito talaga yung pinaka-desirable shape. Ngayon, since maganda yung facial shape mo, pwede kang mag-experiment. Pwede ka ng maiksing buhok, pwede ka ng medium, pwede ka rin ng long, pwede ka rin ng may layer, pwede kang nakabob, pwede kang may bangs. So basically, kahit ano po, pwede sa ganitong facial shape. Pangalawa is yung ating round shape. Sa round shape, iwasan po natin yung mga haircut na tumatama po dito sa ating jawline. Kasi ito yung mas magbibigay emphasize dun sa ating pagiging round ng ating mukha. Iwasan po din natin yung mga haircut na nagbibigay volume dito sa cheek area or sa cheekbone area. Kasi mas lalo pong nakakataba ito ng mukha. Ang maganda pong haircut sa mga round shape is mga mahaba. Kasi ang maganda sa ganito is nabibigyan illusion nawawala po yung pagiging round ng mukha natin. Pangalawa, pwede po tayong maglagay ng layers. Maganda naman sa ganitong effect is nababawasan yung pagiging round ng mukha natin. Ang layer po, pwede po tayong mag-start mula dito sa cheekbone hanggang pababa po dito. Pwede rin po sa atin ng mid-length. Sa mid-length naman, as long as
hindi siya tatama dito sa jawline. Pwede po dito or dito. Yan po yung mga dapat nating tandaan. Pangatlo po is square shape. Kung napapansin niyo sa square shape, very distinct yung kanyang shape. Masyado siyang strong. Masyadong makanto. So, sa experience ko po, maganda sa mga square shape is merong bangs. Lalo na yung bangs na nag-create ng medyo round dito sa, not exactly full, but a little round dito po sa forehead. Kasi nababawasan po yung pagiging square ng face. Maganda rin po sa square is yung medyo mahaba. Since kung napansin niyo sa mga square na mukha, maliit siya. So pag medyo mahaba ang buhok, nagkakaroon ng illusion na medyo elongated. Mas nagiging balanse po yung haircut at saka yung face shape. Pangapat po is yung oblong shape. So kung kagaya nung napaliwanag ko kanina sa oblong shape, medyo may kahabaan po yung ganitong klase ng face shape. So yung mga layer na tumatama dito sa cheekbone, yan po yung mga maayos na haircut sa oblong shape. Kasi po, mas nabibigyang effect na lumalapad po itong part na cheekbone instead na pahaba yung effect niya. Umiwas din po tayo sa mga haircut na mga hanggang dito kasi nagkakaroon lalo ng effect na humahaba yung mukha natin. Maganda rin po yung mga may bangs kasi mas lumiliit yung oblong shape. Panglima po is yung heart shape. So kagaya nung pinaliwanag ko kanina sa heart shape is medyo may kalaparan po itong noo and then mas numinipis po siya dito sa jawline papunta sa chin area. So ang goal ng haircut natin is mas mapalaki po itong part na ito. So yung mga haircut na hanggang dito yung length, mas maganda po. Bakit? Kasi mas nabibigyang emphasize po yung chin area, yung jaw area. Mas lumalaki po yung effect niya. Pangalawa is yung mga bangs po. Maganda rin sa ganitong shape. Kasi mas nababawasan yung lapad ng forehead. Pang-anim naman po is yung diamond shape. So sa ganitong shape naman, iniiwasan natin na mas lalong lumiit yung forehead at itong jawline. Iniiwasan din natin mas lalo namang lumaki yung ang cheekbone area. So yung mga haircut na hanggang chin, para medyo matakpan po itong cheekbone area, okay po yun. Iwasan ninyo yung mga haircut na may bangs kasi mas lalo pong liliit yung inyong noo. Mas lalo pong may emphasize itong cheekbone area. So mas lalo siyang lalapad. So mga chin length is okay. Or dito po sa pababa, okay din po yan. As long as hindi lalaki yung inyong cheekbone area. Idadagdag ko lang dun sa mga pinaliwanag ko at binigay kong example. Lahat po ng face shape natin may kanya-kanyang kagandahan. Wala pong face shape na pangit. Meron lang mga shape na mas pabor sa kahit anong haircut. So ang purpose nitong video na to is bigyan tayo ng idea ano ba yung mga shape at haircut na compatible. Pero sa experience ko, importante pa rin na mag-trial and error tayo. Importante na open-minded tayo. Kasi pag open-minded ka, mas marami kang shape na masubukan, mas marami kang option na pwedeng ipagawa. Mas marami ka ring idea kung ano yung babagay sa'yo. Huwag na huwag po nating lilimitahan yung sarili natin kasi napaka-iksi lang ng buhay. So, i-try lang ng i-try natin. Mag-bangs tayo, i-try natin ng short, mag-pixie, try natin ng medium, mag-bob or straight, try natin ng long with layers. I-try natin lahat. Ang mahalaga lang is kung magte-try tayo, dapat meron tayong maayos na consultation at panoorin nyo tong video na to para at least meron kayong idea kung anong shape yung pwede sa inyo. Ayun, so maraming salamat po sa mga nanonood. Maraming salamat po sa mga tao na nag-share nitong video na to sa aming mga subscriber. Napag-usapan po namin na marami pa kaming video na ilalabas. So, tumutok lang po kayo kasi ang goal naman itong aming YouTube channel is para i-share yung aming mga natutunan, yung aming experience sa salon industry. Kasi malaking bagay sa amin na kailangan maganda tayong lahat. Kailangan alam natin kung paano natin gagawin yon at kung saan tayo pupunta.
So, yun po, huwag nyo lang kakalimutan na i-share itong video na to, i-like itong video na to, at syempre, higit sa lahat, mag-subscribe kayo dito sa aming YouTube channel. Salamat!